Taupo. Pabili po ng shampoo, isang sachet. 10 piso po. Magkano po ang itlog? 10 piso po isa. Ay, ang mahal naman. Oo nga eh, pero okay lang naman. 3 piso lang naman ang kinaasa ko. Bibili sana ako ng 3 itlog, pero isang sardinas na lang po. Ay, ang kuripot mo naman, Ede. Kailangan po eh, lalong-lalo na sa panahon ngayon. Magandang araw mga kabuhay. Ito po ang aming pananaliksik na pinamagatang ang mga kuripot, positibong tanaw sa masinop na pananalapi sa panahon ng pandemya. Ako si Anan. At ako naman si Renzo. At ito ang Sipilyo. And the Philippines has become the first country to close its financial markets in response to the COVID-19 pandemic. Let us remember that we have made the difficult decision to implement the ECQ because we resolve to save lives and prioritize the health of our fellow Filipinos. Ginagagalak namin kayong makasama sa susunod na 10 minuto sa pagtatalakay sa aming pag-aaral na naglayong suriin ang kaugaliang bumubuo sa salitang kuripot. Kilalanin kung ito ay isang katangiang positibo o negatibo para sa mga Pilipino. Alamin kung ano-ano ang mga pangyayari o sitwasyon na pumapalibot rito. At panghuli, paano ito maiintindihan sa konteksto ng new normal. Kinuha natin ang ating mga kalahok sa mga kriteryang may edad ng 18 taong gulang pataas sa anumang kasarian. Kinakailangan lang ng mga respondente nito ay kilalang malaya sa kanilang financial budgeting. Sila ay maaaring may trabaho o walang trabaho, ngunit ang importante ay ang mga ito ay responsable sa kanilang perang hinahawakan para sa pang-araw-araw. Hinanap ng grupo ang mga importanteng tema at mga tema ang kadalasan lumalabas sa kanilang mga sagot. Nahahati sa dalawang bahagi ang tema sa resulta ng pag-aaral na ito. Sa unang bahagi, ang mga katangiang bumubuo sa salitang kuripot, habang sa pangalawang bahagi naman, inilahad ang mga salik kung bakit nagiging kuripot ang mga tao sa panahon ng pandemya. Para sa unang bahagi, natukoy ng mga mananaliksik ang apat na kaugaliang bumubuo sa konsepto ng kuripot. Ito ay ayon sa mga kaugalian na madalas iniuugnay ng mga kalahok sa pagiging kuripot. Una ay ang pagiging praktikal sa bilihin. Isa sa katangian na iniuugnay sa salitang kuripot ay ang pagiging praktikal ng isang tao sa gastusin. Madalas, ito ay inihahalimbawa sa pag-uuna sa mga pangunahing kakailanganin matapos kilalanin kung alin ang mga bilihin ang kailangan o needs at hindi kailangan o wants. Pangalawa, mapagpamilya. Ang pamilya ang madalas na dahilan kung bakit ang tao ay nagkukuripot. Sa katotohanan, masigit na kinikilala ng mga kalahok bilang isang pangunahing kakailanganin ng mga bilihin na para sa pamilya kumpara sa mga bilihin na para sa sarili. Pangatlo, mapag-ulumana sa hinaharap. Malayo ang tanaw sa buhay ng mga taong kuripot. Karaniwan nilang pinipigilan ang kanilang kasalukuyang mga kagustuhan alang-alang sa nahuhuling benepisyo. Ang tagumpay ay nakikita nila sa huli. Panghuli, madiskarte. Ang kuripot ay isang mapanuring pamamahala ng salapi. Hindi ito basta-basta bumibili ng hindi nasusuri ang mga kahalili at napapatunaya ang gamit ay katumbas, mababa, tapat sa halaga. Para sa pangalawang bahagi, ayon sa mga kasagutan sa pakikipagkwentuhan, mayroon ngang pagbabago sa pamamahala ng salapi ang mga Pilipino na dulot ng pandemya. Apat na salik ang natukoy na nakaka-impluensya sa pagiging kuripot ng mga Pilipino sa panahon ng pandemya. Una ay crisis. Nalagasan ng 0.2% ang ekonomiya noong unang tatlong buwan ng taon. Isa sa rason na kinikilala ng mga kalahok kung bakit nagkukuripot ang mga tao ay dahil sa biglang pagbabago sa daloy ng mas lalong lumubog ang ekonomiya ng marami ang naipasara ng negosyo at nawalan ng trabaho dulot ng pandemya. Pangalawa ay takot. Ang pandemya ay nagdulot ng takot sa kinabukasan. Ang walang kaalaman sa hinaharap ay isa sa mga salik na naguudyok sa mga taong mag-impok at maging masinop sa pananalapi. Pangatlo naman ay kalusugan. 16.7% or around 4.2 million families nationwide went hungry due to lack of available food. Ang pinakanagpabago sa pagbabudget ng mga mamamayan ay dulot ng pagtaas ng kamalayan sa kalusugan. Sa huli, tila ang lahat ng salik na nabanggit ay pumapalibot sa ating pagpapahalaga sa pagpapamilya. Pagkuripot ang pinag-uusapan, hindi kailanman naging huli ang mga Ilocano sa pamamaraan ito sa ating bansa. That is Sir Joel Siang, kasalukuyang program manager ng Equal Access International. In Ilocos until my high school. And he is an Ilocano. Definitely,
know a lot about the culture of the Ilocanos. There is an Ilocano term which is nainot. Iniunti-unti yung resources na meron ka. Ang hirap lang kasi i-translate sa Tagalog actually. I agree with you na we cannot go away from the kuripot. Turi kasi the Ilocanos are known to be kuripot because of number one, basically, the unang binanggit ni Sir Joel ay ang geografiya ng Ilocos, kung saan ito ay pinagigitnaan ng Cordillera at ng China Sea. Kapag umuulan, naapektuhan ang kanilang mga ani, which is why they have to work extra hard. Dahil nasa Karatig munisipyo pa ang pamilihan, natural lang na ang mga Ilocano ay magimpok. We can only go to the market, which is on the next municipality, every Sunday. So, everything that you need for the week, kailangan mong imbakin. Kaya meron silang mga burnay, earthen jars, to put the bagoong. Still, no, recognizing the context na money, they think money is very hard to come by. Pangalawa, migration. Maaring dahilan ng negatibong konotasyon ng kuripot ay dahil sa paglipat ng mga Ilocano sa ibang lugar sa Pilipinas at pati na rin sa ibang bansa. Yung barkada thing, nagmamigrate din si Ilocano. He was able to go to other places and dahil Ilocano siya, he can only spend for this food, everyday food niya, knowing that if he's going to spend the money that he kept for his food and even for save for his family, magsasuffer siya. I always ask this part, Mangod. That's JB. Why is it a negative concept? Ang response ng mga kalahok, positibo naman ang kinilang sinasabi. Sinabi ni Sir Joel na dahil iba yung practice ng ibang lugar, like we're used to being, spending money, kagaya't nagiging negatibo ito. Pinakamahalaga, binigyang diin niya ang pagpapakapamilya. At sabi niya, ito ang malaking pinagkaiba ng kuripot sa ibang uri ng pananalapi. It's more centered about the family pa rin, Anne. No? It's more about being able to provide for the family, taking care of the family. So, pinaka-interesting na parte ng ating pananaliksik. Si Ken ay kung saan nagkaroon tayo ng oportunidad upang madinig at malaman ang iba't ibang opinion ng ating mga respondente na iuugnay natin na kailangan talaga tayong magkuripo sa mga panahon ngayon, kaya lahat tayo ay dapat aware o maingat sa ating paggastos. If people will be able to realize this, then it's good for them. If it's the way that Ilocanos can help the world and the entire Philippines, very much proud. I think it's not more about the tribe, but it's more about us Filipinos actually focusing on the needs of our families. I think that's the thing that makes us kuripot. Apa nak?